Araw po sa inyong lahat. Tuturuan ko po kayo kung paano mag-highlight ng active row at column. Okay, ano example nun? Meron po tayo dito example na may active highlight. Yan. Column at saka row na po siya. Paano po yun? Ito po yun. Nag-click niyo po siya, nag-auto-highlight siya sa column at row. Ano po silbi nito? Para malaman po kung nasa ang location na po yung tinatype nyo para hindi po kayo nalilito. Minsan marami po yan. Tulad yan sa gradings, napakarami po. May specified nyo na kung saan location kayo magta-type. Halimbawa ito, kapalitan mo. 7, hindi ka na nalilito. Diba? Okay, simulan na natin ang tutorial step by step. Nagbukas ako ng bagong Excel. Gumawa muna tayo ng table. Example table lang po ito. Ayan. I-highlight ko na po yung all borders. Ayan. Sa table natin, i-highlight po natin ito. Then, punta tayo sa home. Sa home, hanapin po natin yung conditional formatting. Ito po yun. Sa conditional formatting, click lang po natin itong new rule. Yan lang po ang mga hanapin natin. Ay, tandaan po ha. Home, conditional formatting, then new rule. Click po natin to. Sa new rule, gagawa po tayo ng code. Maglalagay po tayo doon ng code. Hanapin po natin itong use a formula. Kailangan po natin kasi ng formula to determine which cells to format. Yan yan. May nakaready na po akong formula rito. Ayan. Sa column at saka sa cell. Highlight ko lang po ito. Copy paste. Sa description, ilalagay ko na rin po ito para hindi na kayo mahirapan. Copy and paste. Then, meron na tayong formula. Sa format, click natin itong format, lalagyan po natin siya ng kulay. Dito sa fill, hanapin nyo lang po itong fill. Sa fill, pwede po kayo mamili ng kulay na gusto nyo. Nasa sa inyo na po yan, pwedeng blue, yan, yellow. Halimbawa, blue yung ginamit natin. Ayan. Then, click OK. Ayan, meron na tayong highlight column. Paano naman po kapag cell? Highlight po ulit natin yung buong table. Then, conditional formatting ulit. Ganun ulit, new rule. Use a format to determine which cells. At maglagay tayo ng formula na umaayon para sa row. Yan. Ganun ulit, format. Ang gusto ko ay blue pa rin. Nasa sa inyo na po yun. Okay, meron na tayong highlight column at highlight row. Ngayon, gusto kong lumipat. Pero hindi siya nasunod sa akin. So, may code pa rin po dyan. Buksan po natin, right click sa sheet, sheet 1. Then, hanapin po natin itong view code. Sa view code, maglalagay po tayo ng code. Visual Basic po ito, programming. So, may nakaready na rin po ako. Yan, sundan nyo lang po yan. At, paste. Copy paste. Yan. Then, tingnan natin kung magbubukas na siya. Kung gagana na siya. Ayun.
Voila! Meron na tayong highlight column. Nasunod po siya sa kung ano yung gusto natin. Oh. Maraming salamat po. Hanggang sa uulitin, sana may natutunan po kayo sa ating tutorial. So, magagamit nyo yan katulad na ng e-class record yan at sa iba pang klase ng Excel projects nyo or basta, magagamit nyo yan. Bye! Stop.